Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Ginang Teresita Abrea. Ako nga po pala si Mike Lopez Canaton at aking iuulat ang ibinigay na topic ng ating butihing guro na si Ginang Abrea. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa etnikong grupo na tinatawag nilang Tagbanwa. Ang tribong Tagbanwa. Ang tribong Tagbanwa o Tagbanwa ay ang pinakamalaking etnikong grupo na matatagpuan sa isla ng Palawan. At ang lalawigan ng Palawan ay makikita sa isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa Mimaropa. Ang lungsod ng Puerto Princesa ay kabisera nito at ang pinakamalaking lalawigan sang-ayon sa laki ng lupain. Ang Palawan ay bahagi pa rin ng Luzon. Kaya nang binigay sa akin ni Ma'am na topic na hanapin ang iba't ibang tribo sa lungsod ng Luzon na inuuri bilang rehiyon 4B na tinatawag bilang Mimaropa. Ang ibig sabihin ng Mimaropa, ito ay isang abbreviation na may ibig sabihin o binubuo ng mga lugar. Ang Mimaropa ay isang rehiyon sa Pilipinas na binubuo ng mga sumusunod na mga lalawigan. Mimaropa, ang ibig sabihin ng Mi ay Mindoro, ang Ma ay Marinduque, ang Ro ay Romblon, at ang Pa ay Palawan. Ang mga lalawigan ito ay mga lalawigan ng Rehiyon 4B na mga isla sa karagatan ng kanlurang dagat ng Pilipinas. Ngayon, ating talakayin ang kasaysayan ng tribong Tagbanwa. Ang salitang Tagbanwa na maaari ring baybaying Tagbanwa o Tagbanwa ay nagmula sa salitang taga at ang banwa na ang ibig sabihin ay lalawigan o tagabukiran sa makatwid. Ito ay nangangahulugang mga taong taga lalawigan na kabaliktaran ng mga taong taga dalampasigan o dagat. Yun ay sinabi ni Lamzon 1978. Ang Tagbanwa ay ang pinakamalaking etnikong grupo na matatagpuan sa isla ng Palawan. Sila ay matatagpuan sa hilaga, sentro at timog na bahagi ng isla, particular na sa silangan at kanluran. Malapit sa mga kapatagang hindi malayo sa mga dalampasigan at sa bulubundok ng sentro ng Palawan. Sa hilagang bahagi ng Palawan ay nakatira ang grupong pinaguriang o tinatawag na Kenwi. Ang Kenwi, ito ay sa islang Kulyon. Sa dulong kabuuang populasyon ng Tagbanwa, mahigit sa 10,000. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng mga Tagbanwa ay mahigit na sa 10,000 na. So, sinabi dito ni Lamzon 1978 na ang tribong Tagbanwa ang pinakamalaking etnikong grupo na nabubuo dito sa lalawigan ng Palawan. Ang kagandahan ng kanilang lugar, ang Palawan ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa timog Katagalugan. Ang lungsod ng Puerto Princesa, ang kapital nito at ang pinakamalaking lalawigan sang-ayon sa laki ng lupain. So, kung gaano karami ang populasyon ng tribong Tagbanwa, ganoon din po kalaki ang lalawigan ng Palawan, ang saklaw na lalawigan ng Palawan. Bumabagtas ang mga pulo ng Palawan mula sa Mindoro hanggang Borneo patungong Timog Kanluran. Matatagpuan ito sa pagitan ng Dagat Timog China, sa Hilagang Kanluran at Dagat Sulo sa Timog Silangan. Pinangalanan ang lalawigan sa pinakamalaking pulo, ang Pulo ng Palawan. Dito rin matatagpuan ang isla sa mga kasama sa 7 Wonders of Nature. So, kilala ang Palawan o ang Puerto Princesa sa mga maka-attraksyong lugar dito sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa Puerto Princesa, particular sa Puerto Princesa. Ito ang Puerto Princesa Underground River, kung saan na nagkalat sa buong kuweba ang mga stalactites at stalagmites
Maraming turista ang bumibisita dito taon-taon. May pagmamalaki talaga natin ang ating bansa dahil sa mga gandang tanawin na matatagpuan dito. Dito, isa na rito ang Puerto Princess at yun ay ang pinagmamalaki ng isa sa ating mga katutubo. Batay sa aking research, ito ay isa sa mga pinaka attraction lugar o pinupuntahan ng mga turista. Ang limang pangalan o limang attraction dito sa Palawan. Una-una ay ang Coron Island. Ang Coron Island ay kinakailangan pang gumamit ng bangka dahil malayo ito sa bayan ng Coron. Hindi nakakabagot dahil sa ganda ng tanawin ng mga isla at bukod doon, nagbibigay ng mga impormasyon ang tour guide. Pangalawa, ang Mount Tapyas. Ang Mount Tapyas sa Busuanga daw ito. Ito ay may halos 1,400 steps paakyat at pababa. Nakakapagod daw ngunit ay masasabi mong worth it dahil sa tanawin na makikita tuwing palubog na ang araw. Pangatlo naman ay ang Kayangan Lake. Tulad sa Mount Tapyas ay kinailangan rin mag-trekking para marating ito. Sinabi rin na ang lawa ay ang may pinakamalinis na tubig sa Pilipinas. Ang pang-apat naman ay ang tinatawag nilang Twin Lagoon. Ito ay napakalalim na halos wala nang makita sa ibaba. Bagay na bagay daw para sa mga taong mahilig mag-snorkeling at hinahangaan ang tanawin sa Coral Garden. Dahil doon, inaanyayahan daw ang mga turista na magsuot ng aqua shoes upang maiwasang makatapak ng hindi kanais-nais. Panglima naman ay ang tinatawag nilang Banul Beach. Ito ay laging pinupuntahan ng mga turista para magsalo-salo sa kanilang tanghalian o anumang pagkain, hapunan, pagkain na ginagawa ng pamilya. May maganda rin itong tanawin at dito bagay na bagay para sa pagpapahinga bago umuwi sa pansamantalang tinutuluyan. Yun po yung limang atraksyon sa Palawan na labis na ikinagagalak o pinagmamayabang ng katutubong tribo ng ating Tagbanwa sa lalawigan ng Palawan. Ang wika ng Tagbanwa. Merong sa pagitan ng 120 at 175 na wika at dialekto sa buong Pilipinas. Merong tatlong pangunahing mga dialekto sa loob ng tribo ng Tagbanwa. So, may tatlo silang pangunahing mga dialekto. Yun ay ginagamit nila kapag sila ay nakikipagtalastasan o kapag sila ay nakikipagtalastasan sa bawat isa. Unang-una, ito ay Aborian Tagbanwa. Pangalawa, ito ay Kalamian Tagbanwa. At pangatlo, ito ay Central Tagbanwa. Bilang karagdagan sa kanilang sariling wika, ang Tagbanwa ay maaari ring magsalita ng iba't ibang mga lokal na dialekto ng Palawan. So, hindi lang tatlo ang nabibigkas na wika o salita ng katutubo natin at katutubong tribo ng Tagbanwa, kundi marami rin silang nalalaman at marami rin silang wikang natututunan labas sa kanilang pansariling wika. Ang isang bahagi ng pamayanan ay maaaring din maunawaan ang Tagalog, Batak at Cuyuno. Iba pang mga wikang Filipino at dialekto. Dahil ang Tagbanwa ay isa sa mga pinakamalaking populasyon na nabubuo sa etnikong grupo, sila din ay ang pinakamaraming nalalaman sa wika. Ang etnikong grupo ng Tagbanwa ay nagsasalita ng iba't ibang wika, kabilang ang Tagalog, Aborian Tagbanwa, Central Tagbanwa at Cuyuno, gaya ng sinabi ko kanina. Sila rin ay marunong magsalita ng Palawano. Kahit na may mga iba't ibang dialektong ginagamit, ang mga tribo ay nagkakaunawaan din ang isa't isa dahil yon ay alam at inuunawan nila ang bawat lingwahe ng bawat isa. Ating alamin ang kultura nila. Ang malalaking pangkat ay ang mga Tagbanwa o Tagabanwa, ang mga tagabayan, Andak. Balingkinitan at tweed ang buhok nila. Mahilig sa pula at magkukulay na damit. Mahusay mag-ukit ng kahoy at maghawi ng sisidlang ratan, kawayan, buri o pandan. Mahilig mag-alahas ang mga babae doon sa kanila. Ang Tagbanwa ay matatagpuan. Ang Tagbanwa ay matugunan ng sisipaghanap buhay.
sa paggawa ng mga basket at carvings. Yan yung mga pinagkakabuhayan nila, pinagkakabisihan nila, pinagpanghanap buhay nila sa pang-araw-araw. Ang mga ito ay mabuti sa paggawa ng mga magagandang accessories, katawan, kabilang necklaces. So, ang katutubong tagbanwa ay hasa sa mga gawaing kamay o mga recycle na ginagamit o sinusuot natin. Ang mga ito ay mabuti sa paggawa ng magagandang accessories para sa katawan, kabilang na dito ang mga necklaces, bracelets, anklets, at combs. Ang mga tao, ang mga ito ay gawa sa kahoy, tanso at kwintas. Sila rin lumalaki, kamote at kamoteng kahoy. Kabilang sa mga produkto ng mga tagbanwa, ang paggawa ng mga basket at mga masining na pagukit ng kahoy. May iba't ibang disenyo makikita sa kanilang produktong tingkob. Isang basket na ginagamit sa pag-aanin na yari sa kawayan. Ang mga babae sa kanila ay ang gumagawa ng mga tansong anklet. May tinatawag din silang bayong-bayong, isang uri ng basket na lalagyan ng bigas. Iba't ibang disenyo ito at hugis ang makikita sa mga bayong-bayong. Katulad na lamang sa atin na basket, yung mga nilalagyan ng mga gulay kapag ang ating nanay ay namamalengke. Iba't ang bayong-bayong ng tagbanwa ay yari ang mga ito sa buri. Sa pamamagitan pinatuyong dahon na ang mga palm trees, nagkakaroon ng iba't ibang kulay ang mga nasa ating basket na maaaring pula, bughaw, gray, lila, itim o berde. Maaari rin gamitin ang mga bayong-bayong bilang lalagyan ng mga tabako. So, kung mapapansin ninyo, ang tribong tagbanwa ay napakayaman at napakalawak ng kanilang paglisit. Ngunit sa ating kaalaman na ang kanilang kakayahan ay labis pa sa ating kakayahan. Ang kanilang pangunahing pangkabuhayan o panghanap buhay ay ang pangingisda, panghahalaman at pangangaso. Sa makatuwid, sila ay naninirahan sa tabi ng baybayong dagat na siyang simpleng pagkukuhanan ng pang-araw-araw na pangangailangan o kakainin. Atin naman talakayin ang kanilang paniniwala o ritual. Sa 1900s, nagpatuloy ang mga tagbanwa sa paniniwala sa kanilang mga diyos-diyosan, lalo na ang apat na kanilang itinuturing na pinakamakapangyarihang diyos at diyoses. Isa na dito si Magnus Daor Nagabakaban. Ito ay isang diyos ng kalangitan na kanilang pinaniniwalaan. Si Poco, diyos ng karagatan, at pinaniniwalaang isang mabuting espiritu na maaaring makakapaglunas ng karamdaman. Si Sedumunadok, diyos ng mundo na siyang nagbibigay ng masaganang ani, at si Tabiakod na diyos sa mundong ilalimo, ang mundo ng mga patay. Ang relasyon ng mga tagbanwa sa mundo ng mga espiritu ay ang batayan ng kanilang mga ritual, yun ay kanilang mga paniniwala, pagdiriwang at sayaw. Karamihan sa mga seremonyang isinasagawa ay karamihan nakabatay sa paniniwalang may likas na interaksyon sa pagitan ng mundo ng mga buhay at daigdig ng mga patay. Ang mga seremony ito ay ginaganap sa kahit na saan dako ng lipunan. Mula sa bawat pamilya hanggang sa buong pamayanan na pinamumunuan ng kanilang pinuno. Yun ay ang kanilang buong angkan ay dapat na sumali sa mga ganitong ritual. May mga selebrasyong sadyang ginaganap upang magsilbing basbas sa pagtatayo o pagbubuo ng bahay. Maski sa paggawa ng bahay, may selebrasyon silang ginagawa o ritual na ginagawa upang maging masagana ang kanilang pamumuhay o anumang ari-arian na itatayo. Ang mga nagsisilbing handog sa mga ritual ay ang bigas o kanin, manok at iba pang mga aning pagkain. So ang ginagawa nila kapag sila ay nagre-ritual, ang pinakapangunahing kailangan na dapat nakahanda ay ang unang-una ay ang bigas, manok at iba pang mga pagkain o iba pang mga inaani sa kanilang mga sa kanilang lugar. Kadalasan ay isang babae ang nagsasagawa ng mga ritual mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan ng bawat tagbanwa. So, ang mga nangunguna sa kanilang ritual, unang-una dito ay ang mga babae simula sa kapanganakan hanggang sa kanilang pampanaw o pag
pagkapatid. Ang tribong Tagbanwa ay sumasamba sila sa mga anghito na tinatawag nilang mga diwata. Marunong silang bumasa at sumulat. Ganun pa man, inuukit sa kawayan gamit ang lumang baybayin mula sa Persia. Yun ang mga kanilang paniniwala at ritual na ginagawa sa tuwing may mga okasyon o may mga bago o may mga paghahanda silang ginagawa. Patuloy tayo sa ating discussion. Ito ay ang kanilang tradisyon at kaugalian sa kasal at pag-aasawa. Ang pamilyang Tagbanwa o ang tribong Tagbanwa ay binubuo sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng mga magulang. Pagkatapos ng kasal, ang mag-asawang Tagbanwa ay naninirahan sa tahanan ng magulang ng babae. O hindi naman kaya sa isang bagong bahay na itinayo malapit sa nasabing tahanan. So, ang pag-aasawa o ang kanilang daan, ang kanilang kultura sa pag-aasawa ay yun bang kapag nakapag-asawa sa tribong Tagbanwa ay hindi ay ang lalaki ang siyang makakapagpunta o makakapunta sa teritoryo ng babae na kung saan doon na sila maninirahan. Ipinapalagay ng mga Tagbanwa na ang pagkakaroon ng anak ang pinakadiwa ng pagpapakasal, kung kaya malaki ang kanilang pagnanasa magkaanak, kayo din ang pagmamahal sa kanilang mga anak. So, labis-labis ang kanilang kalugulan kapag ang isang babae o ang isang katutubong babae ng Tagbanwa ay nakapag-asawa o nagkinasal. Pinaka-ideal sa mga Tagbanwa ang monogamy. Ang tinatawag nilang monogamy or ang salitang monogamy, ito ay ang pagkakaroon ng isang asawa lamang. Ngunit may mga pagkakataon na nagkakaroon din ng polygamy. Ang polygamy ay pag-aasawa ng higit pa sa isa. Basta't pumapayag ang unang asawa. Sa kabila nito, nanatiling ang unang asawa ang may pinakamalaking bahagi sa kinikita ng pamilya. Ang diborsyo ay pinahintulutan, ngunit may multang kinakailangang bayaran ng asawa naging dahilan ng huwalayan. So, ang napansin ko sa tribo, sa kultura ng pag-aasawa ng tribong Tagbanwa ay magkaparehas sila kaunti sa kultura ng mga sa kultura ng pag-asawa ng mga ng tribong Maguindanao. Nagkusaan ang sa babae o sa lalaki ay pwedeng mag-asawa ng isa o higit pa na tinatawag na polygamy. Na kung saan kapag napagkasunduan ng bawat isa na pwedeng mag-asawa ang isa ay pwedeng-pwede 'yon o katanggap-tanggap 'yon sa kanilang kultura. At 'yun ay ang parehas sa kultura ng tribong Tagbanwa. Pero ang pinag-aibahan nila ay ang Tagbanwa ay yun ay may multa kapag ang si asawang lalaki ay nag-asawa ulit ng babae. Pumunta tayo sa sining at pananamit. Ang traditional na damit ng mga Tagbanwa ay gawa mula sa mga balat at sanga ng mga punong kahoy tulad ng salugan, tinatawag na salugin. Noong unang panahon, ang mga lalaking Tagbanwa ay nakasuot ng simpleng bahag. Simpleng bahag na ang nagsisibing sinturon ay ang hinabing ratan na tinatawag na ambalan. Samantalang ang mga babae naman ay nagbalot na ng damit na gawa rin sa balat ng kahoy. Nakagawian na rin sa tribo na parehong mahaba ang buhok ng lalaki at babae. Sinasadya rin ng tribo na paitingin ang mga ngipin. So, kapag nakita nyo silang may itim ang ngipin, yun ay hindi nila ikinakahiya bago sila pa ay proud dahil pinahirapan nila yung paitinin. Ang kanilang mga hikaw naman ay inukit nilang mula sa matitibay na kahoy ng bantilaw. Yanin nyo sa mga matitibay na kahoy ang kanilang mga supray at pulseras. Ang leeg ng mga babae ay natatakpan naman ng mga kwintas na tinatawag nilang beads. Sa pamamaraan ng kanilang paggagamot, pag-aalaga sa kalusugan. May tatlong pangunahing pamamaraan ng paggagamot ang mga Palawan na naninirahan sa Brooks Point at Batarasa, Palawan. Ito rin ay isang tribo ng Tagbanwa. Ito ang tinatawag nilang Tawar, Baklat at Parimanes. Dalawa naman ang natukoy na pinagmulan ng kanilang karunungan. At galing sa paggagamot, una, ang pamaanan ng kanilang mga ninunot magulang at pangalawa, ang pinagkaloob ng mga tao gawasa at ni Empo.
sa pamamagitan ng mga panaginip. Ang dalawang pinagmulan na galing sa panggagamot ay nabanggit at tinlakay rin ni Revel 1990 sa kanyang pagsasarukmento ng etikong budaman. Ayon sa mga piling tao, sa pamamagitan ng taginap o panaginip at palaplap o daydreaming, ang taginap, yun na tinatawag ng panaginip, parehas sa wika ng maglalang. Ang mga napiling tao ay tinuturuan ng tao kawasa sa kanilang taginap o palaplap at kung sila'y natuto na, responsibilidad naman nilang ituro ito sa ibang kasapi ng pangkat nang sa gayoy madadagdagan ang nakapagpapagaling. Lamang po at maraming salamat.